period way back in the history, and it was extended until the Mamluks and Crusaders period, according to the historians or history. That's okay, Nadar. And that this is the way through the wilderness of Edom. So this Soar Valley or Soar na ating pinuntahan, it is the valley where the way through the wilderness of Edom. Ibig sabihin po nito, dito nagkaroon yung tatlong kaganapan sa Book of Kings, no? Na makikita natin. So, basahin ko yung Bible, yung 2 Kings chapter 3, verse 5 to 8, ang sabi dito, okay? This is the one, the one where the three kings, sino-sino to? The three kings? King Jehoram, who forces to rebel against the Moabites, okay? So they join or they team up to quell the rebellion against the Moabites. So take note, yung tatlong hari na pinanggit ko, si King Jehoram, Jehoshaphat, and King ng Edom, sila ay nag-rebelde or kinalaban nila itong Moab. Bakit? Kasi nung namatay si King Ahab way back, no? Nung after niya mamatay, nag-rebelde itong Moabites. Kaya ginawa itong tatlong hari, nagkaroon ng aliansa and they smite the Moabites. So ito yung kwento, masahin natin sa Bible. Okay? 2 Kings chapters, chapter 3, no? So, and King Jehoram went and sent to Jehoshaphat, king of Judah. So, Jehoshaphat is the king of Judah, and the king of Moab that rebelled against me. So, well, thou go with me against Moab to battle. So, ito po si King Jehoshaphat, pumunta siya. At dinanong niya ang dalawang hari na kung saan, and sabi, and he said, which way shall we go up? And he answered, the way through the wilderness of Edom, which is, this is the Soar I am discussing. So they took 7 days to journey this wilderness. And take note, the descriptions of 2 Kings, there is no water, there is no air, which is typical description of the Judean hills. So mamaya pupunta natin yung Judean hills. For the meantime, yung tatlong hari na yan, sila ay nagkaroon treaty o aliansa para dito sa hari ng Moab. Ubusin ito dahil nag-rebelde ito sa kay Ahab. Jesus Christ. Why? Because he forsake the Lord Jesus Christ because he married Jezebel, the Sidonian, who worship Baal. So Baal is a pagan gods, which is, ito po yung sinasamba ng asawa ni si Jezebel. So, nung pangasawa ni Ahab, si Jezebel, tumalikod sa Panginoon. He make evil in his services way back the time of the reign of King Ahab. Kaya, pansinin nyo, yung sumunod na rin yung anak ni King Ahab, ang ginawa niya, hindi niya po sinunod yung ginawa ng kanyang tatay. So itong ginawa nila, bagkos tinalo nila ang Moabites. No, kaya itong Zoar ang naging way of going to the wilderness of Edomites or from smiting the Moabites to the land of the Edomites. Now, let's continue. Ano pag sabi dito? There is no water and there is no rain. So that is the typical which is Judean hills, no? And they pledge for a miracle. What happened sa miracle? Nagkaroon ng tubig sa pamamagitan ni Prophet Elisha, which is, this is the successor of Elijah. So Elisha is the one who uses by God to provide the water from that wilderness, miracle in the valley of Soar. So from the journey of the 3 days going to the land of Edomites, the wilderness, Edomites smiting the Moabites, so 7 days it took. So from that, the Lord provided water from that location. So kaya tinatawag natin the valley of miracle itong Soar. Hindi lang sa yung naging refuse or the place where Lot escaped from the wickedness or from the destructions of God to the city of Sodom and Gomorrah, but this is what had happened there in the valley of Soar, in the Soar. Kaya hindi lang siya basta brook lang or panoramic view. Tapos okay, now, ang sabi dito sa Book of Kings 4, 2 Kings chapter 3, verse 6 and 20, sabi, and he said, thus saith the Lord, make this valley full of peaches. For thus saith the Lord, ye shall not see with neither shall ye see rain, ye shall, yet that the valley shall be filled with water, that ye may drink both ye and your cattle and your beasts. And this, and this is but a light thing in the sight of the Lord. He will deliver the Moabites also stop or into your hand, and ye shall smite every fenced city, every choice city, and shall fill every good tree, and stop all wells of water, and mark every good place of blood with stones. And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, that behold, there came water by the way of Edom, and the country was filled. So nagkaroon ng tubig, using Elijah, from that wilderness through their journey, through that journey of 3 kings. Okay, now, ano pa ang meron? So, what we can learn dito sa Zoar. So, the lesson to be learned that we need to see is first, let us seek God's counsel with God's true service. So, the 3 kings, they ask help from God, and God said that also, Prophet Elisha as one of the material to provide water from that wonderful
ng isang propeta na kung saan ginamit ng Panginoon para magbigay ng natugunan doon sa amin. So take note, from the wilderness, you know, there is no way in anything else, but still the Lord provides from it. You can see that God is a miracle maker. And lastly, God is the God of victory. So from that, you can see the three kings, Mike, the Moabites, natalo nila yung nag-rebuilding Moabites na, and they won. That's why, yun po yung kaganapan doon sa Valley of Sar. So hindi na sila din escape or refuge sila Lut, nila Lot at yung dalawang anak bagkos. Nangyari yung miracle doon, how God provide waters, how God helped the three kings to smite the Moabites, no, against rebellion, and from that, ay nakita po natin, this is the way of the element. So now we are here from the famous pillar of Lot's wife. So kung pamilya po kayo, you can see the beautiful Mount Sodom. So take note, 80% of this mountain is consists of Sodom. Then it was incorporated by Sodom. So hindi lang siya basta conglomerate or limestone. Sabi niya kay Lot, at sabi niya, kumbinsi mo ang mga anak mo at mga relatives ninyo na umalis na dito dahil lilipulin ng Panginoong Diyos itong bayan ng Sodom dahil sa kasalanan. Talagang wicked ang description ng makasalanan talaga. Very simple talaga yung lugar. Sodom and Gomorrah. Hindi sila naniniwala. Kaya nung nagpadala ng sulfur at ng sulfur ang Panginoon sa bayan ng Sodom, nakatakas lang si Lot at ang dalawang anak niya. Yung dalawang asawa ng anak ni Lot, hindi na nakasama. Kasi parang sa kanila, biru-biru lang. Hindi nila alam na totoo talaga. Talagang yung sa loob nitong cave na to, makita mo yung pagka umapa ka sa bunga, yung naninilaw yung sapatos mo, na makita mo yung ebidensya ng sulfur na talagang pinaulan na ng Diyos na pagkano, tinukot na talaga yung sulfur. Ngayon, nung sinabing pag umalis kayo, huwag kayong lilingon at titingin, ang sabi ng Ingo. So nung paalis na sinalot, kasama yung kanyang anak at saka asawa, itong asawa na tumalikot. Nag-umalik, umarap siya. Ang ginawa, naging pillar siya.